Bumili tayo na itong murang capture card na to sa Shopee. Plano natin gamitin dun sa Nintendo Switch natin. Pwede siya gamitin sa kahit anong console, kahit sa PlayStation or sa Xbox. Pwede rin sa phone kung gusto niyo mag-record or mag-stream ng games. Buksan lang natin tapos tignan natin kung paano i-setup. Okay, ito yung capture card. Magaan lang pala siya. Tsaka maliit lang. Meron siyang microphone in tapos meron siyang Type-C dito. Tapos may dalawang HDMI port. Out para sa TV, in para sa source, tapos yung Type-C para sa laptop or sa PC. Check natin mamaya kung paano yun. Meron siyang kasamang HDMI cable, so ayos. May magagamit na tayo. Meron na rin USB Type-C, so may pangkabit na rin tayo sa PC or sa laptop. Meron siyang kasamang manual, kaso maintindihan mo lang to kung Chinese ka or kung marunong kang bumasa ng Chinese. Try na lang natin setup. Sundan natin yung mga label ng mga ports. So, itong tatlong ports na to yung gagamitin natin. Out, in, tsaka Type-C out. Yung in, papunta sa Nintendo Switch. Tapos yung out, papunta sa TV. Tapos yung Type-C out, papunta dun sa laptop. Simulan natin dito sa Switch. So yung cable na dating pupunta sa TV, ngayon dito na siya pupunta sa in ng capture card. So siya yung source ng video. Tapos next, gamit tong HDMI cable galing sa box, ito na yung ikakabit natin sa TV. Yan, sa likod. Kung saan dating nakarekta yung switch natin or yung console. Ito naman yung ikakabit natin dun sa kabilang port, dun sa HDMI out. So ganun pa rin, switch papuntang TV, dumaan lang dito sa capture card. Tapos next, itong Type-C out na. Ito na yung papunta sa laptop. Hindi ko gagamitin tong Type-C na kasama ng capture card. Kasi yung pwesto ng laptop andun. So meron na akong nakaready na mas mahabang cable. Parehong USB Type-C pa rin. Wala siyang pinagkaiba, mas mahaba lang tong gagamitin ko. So kabit na natin to dito sa Type-C out na port ng capture card. Tapos ito yung papunta sa USB port ng laptop. Lakad lang tayo dito. Yun. So yun lang yung cable connection na kailangan natin. So again, galing dito sa HDMI in, dito nakakonek yung Nintendo Switch. Tapos ibabato niya yung video dito sa HDMI out, papunta naman dun sa TV. Parang yung kung paano siya nakasetup originally. Tapos itong Type-C out, ito yung bypass niya para ibato rin niya yung same video signal dito sa laptop. Next na kailangan natin gawin, mag-download ng software. Gamit browser, search lang natin yung OBS. Alam ko ito yung parang pinakagamit na pang-record tsaka pang-stream na ginagamit ng mga streamer. So, click Windows for PC or laptop. Kung naka-Apple kayo, click Mac OS. Tapos, yan, hintayin lang natin matapos yung download. Maliit lang naman yung file. So, once finished, check nyo kung saan napunta yung .exe file. Right click. Tapos, run as administrator. Tapos, mag-start na yung installer. Straightforward lang tong installation process nito. So, next, next, next lang. Walang iiwasan na adware or free trial ng kung anong software. So yan, hintayin lang natin matapos. Once done, lalabas tong completed setup. Okay lang natin yan. Tapos hintayin natin mag auto run. Yun. So first run niya, tatanungin niya kung gusto mo ba i-optimize for streaming or for recording. Dito tayo sa recording kasi wala naman tayong plano mag-stream. So, next. Tapos, magbibigay na siya ng recommended settings niya. So, kung ano yung best sa system natin, yun na yung ipapresent niya. So, sundan lang natin. Okay. So, eto daw yung recommended settings niya. So, ito na rin yung gagamitin muna natin panimula. Yun, pagtapos na yung initial setup, pwede na natin yun tong switch. Okay, ano ba mangyayari dito? Dapat lumabas na yung video na ito sa TV. Alright, so okay na tayo dito. Dito sa laptop, wala pa. Kailangan muna natin i-add yung device. So, click natin to, tapos select video capture device. Tapos, kahit anong pangalan lang na gusto niya ilagay. So, sa atin lagay natin capture card.
Nintendo Switch para madaling makita. Ayun, na-detect na niya HD 33 video. So, yun yung capture card natin. Plano tayo babaguhin sa okay lang natin to. Tapos, ayun na siya. So, yung video na galing sa Nintendo Switch, papunta sa TV, at the same time, nakaka-capture na rin natin yung video feed dito sa laptop. So, subukan lang natin maglaro. Try natin. Ano ba? Ito na lang. Yan. Loading. O nga pala, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel, pasuhin naman, pa-subscribe naman dyan. Isang tapik nyo lang yan, pero napalaking bagay. Yeah. Pwede nyo rin nga palang i-full screen to. So, kung plano nyo lang na gamitin yung laptop nyo or yung PC nyo para maglaro, pwede rin yun kung yun yung setup na gusto nyong gawin. Okay. Play. Ayan na. Pwede na tayong mag-record nito o mag-stream ng nilalaro natin. Murang capture card lang pero mukhang pwede naman na. Siguro mas maganda yung mga mamahalin, yung mga branded talaga. Pero ito basic lang naman yung kailangan natin. Gusto ko lang naman makapag-record ng gameplay ng nilalaro ko paminsan. Baka may mga magandang nangyari, ganyan. At least na-capture siya sa, or meron kang kopya. Yun lang mapapansin nyo, ewan ko kung kita dito sa video, pero merong slight delay pag gumagalaw pumipindot. Hindi siya masyado halata. Siguro ramdam lang to pag FPS yung nilalaro mo, pero pag mga turn-based or mga RPG, halos hindi siya ramdam. Kung sa TV lang naman or sa screen ng phone nakatingin habang naglalaro, tapos kailangan mo lang tong capture card para mag-stream or mag-record ng gameplay mo, pwedeng-pwede na tong capture card na to. So yan, try na natin ngayon mag-record. So start recording tayo. Tapos galaw-galaw lang tayo dito. Yan. Hadouken! 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 Okay, stop. Tignan natin kung na-record ba niya. Saan ba napupunta yun? Ayan, dito sa file. Okay. Ayan. Play nga natin. Tingin ko 720p to, tapos 30fps. Puro default setting lang yung ginamit natin kanina, pero susubukan pa natin kung pwedeng itaas pa yung resolution or yung frame rate. Kung may idea kayo, share nyo naman dito sa comments. Tapos baka may tips din kayo na masishare kung paano i-optimize yung quality ng recording. Pero tatry din natin paglaruan na kapain kung paano pa siya mapapaganda. Sa susunod na post ko, try kong mag-upload ng actual na gameplay recording para maipakita ko rin kung ano yung itsura niya. Ayun, so ganun pala mag-setup ng capture card. So nagtitingin kayo ng budget-friendly na capture card or nagtitingin lang kayo kung paano siya gumagana at paano siya i-setup, sana nakatulong to.